Para mapaluwag daw ang daloy ng trapiko, pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority, MMDA, na alisin na ang window hours sa number coding scheme. Pabor kayarian ng mga motorista. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Iba-iba yung pananaw ng mga nakausap kong motorista kaugnay doon sa plano ng MMDA na alisin yung window hours sa number coding scheme. Para doon sa ilang mga taxi at van rental drivers, malaki raw ang mababawas sa kanilang kita. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ang number coding sa Metro Manila mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Maliban sa Makati City, na 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding. Pinag-aaralan na raw ng MMDA na alisin ang window hours. Kung sakali, magiging 7 a.m. hanggang 7 p.m. na rin ang number coding. Inaprubahan na ang resolusyon ng Metro Manila Council tungkol dito noong pang October 6, pero hindi pa ito ipinatutupad. Pag-aaralan pa raw kasi ng MMDA ang sitwasyon ng trapiko mula November 6 hanggang 12. 15% to 20% daw ang inaasahan na dagdag sa volume ng mga sasakyan ngayong nalalapit na ang holiday season. Hindi pabor dyan ang taxi driver na si Mang Antonio. Malaki raw kasi ang mababawas sa kanyang kita. Hindi makabawas sa traffic ho yan eh. Kasi sa daming sasakyan, bawas kita ho yan. Sa Makati, hindi nawawala yung coding dyan eh. Pag napunta kami dun, papalabasin kami. Pag hindi, ticket. Ganyan din ang pananaw ng van rental driver na Cylinder. Pagka nagkaroon ng ganyang sistema, mababawasan po yung kita ko. Dati ho kasi pagka may windows hour kami na start ng 10 to 5, nakakabiyahe pa ho ko niyan. May makita pa ho ko niyan pag nasa coding ako. Dapat pagtuunan nila ng pansin yung mga nagpapalit ng plaka. Mga gobyerno minsan, ganun din. Para naman sa delivery truck driver na si Jandy, kung makakaiwas po sa masyadong traffic, pabor naman po. Tapos saka na lang po paplanuhin yung susunod na deliver kung anong gagawin. Ang iba pang motorista na amin nakausap, magkakaiba rin ang pananaw kaugnay dyan. Eh, hindi ako pabor kasi wala naman akong ibang sasakyan. Eh. Katulad ko, galing ako Antipolo. Papasok ako ng Pasay. Mag-atid pa ako ng bata sa kalaw. Dadaan ko pa sa opisina nila. Wala akong ibang Kung mag-commute naman ako, napakalaking gastos. Okay lang siguro na ibalik para naman po makatulong tayo sa kalsada. Kumbaga, hindi naman po sobrang kawalan siguro yung oras na mawawala yon para sa mga may motorista. Samantala, Igan, pagkatapos noong November 6 to 12 na pag-oobserba na sasagawa ng MMDA sa ilang kalsada dito sa Metro Manila, doon pa lamang daw masasabi ng ahensya kung may patutupad ba o hindi itong 7 a.m. to 7 p.m. na number coding scheme. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.